ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa bili. Ating dalawin ang batang manunubos, ating ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin. Siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, ngayon, at tres ng Enero, ay gunitain natin ang kabanal-banal ang ngalan ng ating Pong Hesus Nazareno. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Lambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon naman kaisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Nga kapatid, ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay nagdala ng kaligtasan ng Diyos sapagkat siya ang salitang nagkatawang tao. At ang kanyang pangalan ay siyang maghatid sa atin ng kaligtasan para sa buhay na walang hanggan. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa aming pagpaparangal sa ngalan ni Hesus, kaming mga nagkakamit ng kanyang matamis na pagmamahal sa sanlibutan, ay bigyan mo ng puspos na kaligayahan sa kalangitan. Sa pangitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. At siya'y walang kasalanan.
ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit siya ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit siya ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa Panginoon ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya'y at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit sa'y namamalas. Yaong lahat sa daigdig, magsipagbunying may galak. Panginoon'y papurihan sa kagalakan ng lahat. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginoon'y purihin ng tugtuging malindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Ipagbunyi nating lahat, Panginoong ating Hari. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Naging anak ng Diyos tayo, sa salitang naging tao, nananirahan sa mundo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang espiritong mababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa panahon tayo ng Kapaskuhan o Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. At nasa nobina tayo ng ating Nazareno 2024 na kung saan tayo ay maghanda para sa ating kapistahan, para sa ating Panginoong Nazareno. At ang ating pong tema ay tungkol sa gusto kong makita si Jesus. Dito sa ating mga pagbasa ngayon, ang pagkilala ng ating Panginoong Jesus ay pinapahayag. Una, sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 2, verso 29 hanggang Kapitulo 3, verso 6 sa ating unang pagbasa. At pangalawa, sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, verso 29 hanggang 34 na ating Ebanghelyo ngayon. Ang unang pagpakilala sa ating Panginoong Hesus na pinapahayag ni San Juan na si Kristo ay walang sala at siya ang ugnayan natin sa Diyos na Ama sapagkat siya ay totoo at ang nananatili kay Kristo na ating Panginoong Hesus ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya ang tumubos ng ating mga kasalanan. Kaya ang bawat nagkakasala ay lalabag sa kautusan ng Diyos at hindi sumusunod sa turo ng ating Panginoong Hesus kapag tayo ay nanatili sa Kanya na sumusunod sa kalooban Niya at namumuhay ayon sa kautusan ng ating Panginoon, tayo ay mapalayo sa kasalanan sapagkat ang patuloy na pagpakasala sa Kanya ay hindi tayo makakita sa Kanya ni makakilala sa Kanya. Kaya kapag nakikita natin ang ating Panginoon, ating namamalas din ang ating Diyos na Ama sapagkat siya na gumagawa ng makangahangang mga bagay ay makikita at napapahayag na sa ating Panginoong Hesus. Kaya sa ating Salmo 97, versikulo 3, sinasabi, kahit sa ay mamalas ang tagumpay ng nagliligtas sa atin na walang iba kundi ang ating Panginoon. Ngayon po sa ating kapistahan ngayon ay tungkol sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Juan, versikulo 29, Kapitulo 1, sinasabi ni Juan Bautista, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ito rin ang ating dinadasal bago tayo makinabang o bago tayo magkaroon ng communion sa panahon ng banal na misa sapagkat ito yung ating pagkilala sa ating Panginoon. Ngayon, ipinakilala ang ating Panginoong Hesus na siya ay kordero. Ang kordero ng Diyos ay makaalaala sa atin, una sa lahat, sa unang Pasko ng kaligtasan ng bayan ng Israel doon sa Ehipto. Natin pong mabasa sa aklat ng Exodus, Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 14, na kung saan ang bawat pintuan ng mga Israelita ay nilagyan ng dugo ng kordero. So siya yung kordero na nagbibigay ng palatandaan sa kaligtasan mula sa pagkaalipin sa Ehipto, magkaroon na sila ng paglalakbay na sila ay maging malaya na tungo sa pangakong bayan ng Israel. Pero yung bagong kordero ay ang ating Panginoong Hesus, nag-alay din ng dugo para sa atin, hindi upang ilagay sa pintuan ng ating mga simbahan, bagkus upang buksan ang pintuan ng langit
na dahil sa kanyang dugo tayo inilinis at maging bahagi tayo ng sambay ng iniligtas niya at magandang buhay na ganap at ikasya siya. Pangalawa, yung tungkol sa pag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang pag-aalis ng kasalanan ay hindi po magagawa ng isang susunuging alay lamang na kung saan ayon sa tradisyon ng Torah. Torah ay tungkol sa tradisyon ng kautusan na sa panahon ni Moises, ito yung mga batas at mga kautusan na dapat sundin. At isa sa mga kautusan at batas ay ang pagkakaroon ng pag-alay para sa kasalanan. Ang susunugin ay ang mga hayop gaya ng baka, tupa o kung anumang hayop ano roon para pambayad sa kasalanan. Pero minsanan nang nag-alay ng buhay ang ating Panginoon at sa kanyang minsanang buhay na inaalay niya para sa atin na siya ay namatay sa cross. Siya ang tunay na kordero na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Kaya tama yung sinasabi ni Propeta Jeremias sa kanyang aklat, Propeta Jeremias, Kapitulo 31, Beso 34, na tayo ay pinatawad na ng ating mga kasalanan ng ating Panginoong Diyos. Dahil ito ang pangako ng Panginoong Diyos na tupad ngayon sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Pangatlo, sa sinasabi ni Juan Bautista na nauna pa siya sa akin. Kapag ka tingnan ninyo, ipinanganak si Juan Bautista ng una sa ating Panginoon. Paano masabi natin na nung sinasabi ni Juan Bautista, sa wala pa ako, siya'y siya na. Ibig sabihin, nauna ang ating Panginoon. Itong sinasabi ni San Juan Bautista ay dapat nating tingnan sa pag-unawa na ang ating Panginoong Hesus ay bahagi ng ating Panginoong Diyos na Ama na ibinigkas ng Ama at nagkatawang tao na ibig sabihin naroon na siya, nauna na at siya ang nagsugo kay Juan Bautista na ipaghanda ang lahat. Kaya yung sinasabi na nauna siya kay sa akin, ito'y pagtupad sa sinasabi sa Aklat ng Karunungan ng Ecclesiastes, Kapitulo 24, Versos 7 hanggang 11, na ang Diyos ay nagnanahan sa atin at ang kanyang pagnanahan sa kanyang hinirang na bayan ay ito ang katuparan din sapagkat ang ating Panginoon ay nakiisa sa atin sa kapanganakan niya. Sa panahon na siya ipinanganak, bahagi na siya ng kasaysayan ng tao at siya'y nananahan sa atin. Pang-apat, yung nakita ni Juan Bautista ang Espiritu Santo. Dahil sabi ni San Juan Bautista, nakita ko ang Espiritong bumaba buhat sa langit, gaya ng isang kalapati at nananatili sa kanya. Kung atin pong tingnan, ang Espiritu Santo ay isang kapangyarihang naglilikha. Kung ating tingnan ang aklat ng Genesis, Kapitulo 1, Versikulo 2, nung una pa, nung wala pa ang lahat, ay nagkaroon ng walang kaayusan ang lahat, naroon na ang Espiritu na sa ibabaw ng lahat upang magsimula ang paglikha ng sangtinakpan, upang magsimula ang paglikha ng lahat ng bagay. Kaya kapag ka bumababa ang Espiritu Santo, ibig sabihin doon, magkaroon na ng panibagong paglikha. Yung luma na nilikha na sanlibutan, na mundo, na sinira ng tao dahil sa pagpasya ng tao laban sa Diyos o pagpasya para sa kasalanan, ay magbago na at magkaroon na ng isang panibagong mundo at panibagong langit sapagkat binayaran na ng papakasakit ng ating Panginoong Hesus. Kasi kaya ang pagbaba ng Espiritu Santo ay pagbaba ng tagapatnubay at magkaroon tayo ng pagpapabanal at magkaroon tayo ng kabanalan dahil nilinis na tayo ng mga dugo
ng ating Panginoong Hesus. Panglima, anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos na sinasabi rin sa ating ebanghelyo ngayon ay ang pag-ugnay ng ating Panginoon na siya nga at ang Ama ay iisa lang. Kaya mabasa po natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, verse 23 at sumusunod na sinabi ng ating Panginoon, ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin at ako ang Ama ay iisa. Itong pag-iisa sa Panginoong Diyos nating Ama na si Yahweh, sa ating Panginoong Hesus na siya yung Yehoshua, ay siyang pagtitingin sa atin na siya nga ang tunay na anak ng Diyos na hinihintay natin, na ipinangako ng Diyos na Ama upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Sa lahat ng ito, dapat nating tingnan na nasa pangalan ng ating Panginoon ang ating kaligtasan. Ang pangalan niya sa salitang Hebreo ay Yehoshua. Ang unang bahagi ng Ye ay pinaiksi na Yahweh. At ito yung pangalan ng Diyos na ating mabasa sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, verse 14. Pagpaiksiin ang Yahweh, maging Ye, dagdagan ng Osua, pagliligtas. Kaya ang pangalan ng Panginoong Hesus, Yesus sa Grego, Yesus din sa Latin, Hesus sa atin dahil nagmula sa Espanyol, ay pangalan na ang Diyos na si Yahweh ay nagtas sa atin. At ito yung araw na ginungrita ang kanyang pangalan upang ipapahayag sa atin, tayong lahat ay ligtas dahil sa ating Panginoon. Dahil una, sa pangako na kanyang tinupad. Pangalawa, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin upang tayo ay magrespondi at tutugon sa kanya ng ating pagbabalik loob at pagmamahal o pag-ibig sa kanya ng tunay. Naway, mamuhay tayo sa pag-ibig sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, itinuturo ni Juan Bautista si Jesus bilang anak ng Diyos. Ituon natin ang ating mga puso at isipan sa Kanya sa ating pananalangin at atin pong itutugon, itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang mga pinuno at kasapi ng simbahan, naway maging masigasig na ipahayag si Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod, manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway hindi maghangad ng pansariling pakinabang, kundi maglingkod sa abot ng kanilang makakaya para sa kapakanan ng bayan, manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang mga magulang naway maunawaan na sa pamamagitan ng pagtuturo nila ng pananampalataya sa kanilang mga anak ay natutupad nila ang kanilang natatanging misyon na akayin ang mga tao patungo kay Jesus. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang lahat ng may karamdaman at nagdurusa, naway makabatid na sila ay mahalaga sa mga mata ng Diyos at sila ay kinakalinga niya. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang ating mga kaibigan na sa binyag ay namatay kasama ni Kristo at ngayon ay natapos na ang paglalakbay sa lupa, naway makabahagi sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay,
Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, tinupad mo ang iyong pangako sa amin sa paghahandog mo sa iyong anak. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang maging tapat na mga saksi ng kanyang pagdating. Dalangin namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sasabsaban ng Bethlehem, sinilang ang Mesiyas. Umawit ang mga anghelo, alhati sa Diyos. San Jose, sintahin mahalin ang sanggol ni Maria. Magsitayo na pong lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ngalan ni Jesus, tanggapin mo ang mga alay sa dambana, pakundangan sa kanyang pangako, na anumang hilingin namin sa kanyang ngalan ay di mabibigo, sapagkat siya'y nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanintunay na marapat ni kay aming pasalamatan sa pangalan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong diniba sa amin ay siyang pumawi sa dilim kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong diniba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamigitan niya ang iyong pag-ibig ay kalihalina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kahit kisa namang nalisisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagmumunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kahitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu yung banal, makaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya, pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawak kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid aming na imlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabayan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaysa na malabirhin Maria na Ina ng Diyos nang kabiyak ng puso niya ang San Jose kaysa mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus, tapay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lahat tayo'y magalak sa sumilang
na anak, siya ang kapayapaan, at Jesus ang pangalan. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Sumambang lahat sa Diyos, tayong mahal ni Jesus, kasama ni Maria, purihin siya tuwi na. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Anghel amin narinig sa parang umaawit, mga bundok ang sambit, inuulit ang himig. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Bakit ba mga pastol at sukdulan ang saya? May balita bang hatid at awit nyo'y kay ganda? Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Doon sa Bethlehem masdan, ang sanggol sa sabsaban, siya ay ating sambahin, si Kristo na Diyos natin. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang lahat po ay inanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na January 4. Bukas na po ito, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Marami pong salamat. Pagkatapos ng misa, wiwisikan pong lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, para mo nang awang pagbigyan kaming mga nakinabang upang marapat naming maparangalan si Jesus ng buong mahal, sapagkat tanging siya lamang ang pinanukuran ng tanan. Si kapag kakamit ng kaligtasan sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa, kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pumasang Nambana ni Jesus Nazareno. Kami naugnay sa iba't ibang social media platform at posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na dinggin ang Pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na tumutulong o nagbigay donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng naglilingkod at lahat ng mga narito. Ngayon ay nasa taon pa rin tayo. Nasa panibagong taon pa rin tayo, pero panahon pa rin ng Pasko, ng pagsilang ng ating Panginoon. Pakisabi sa katabi nyo, Merry Christmas, maligayang Pasko. At ang atin pong pagnilay-nilayan ngayon ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, Yehoshua. Ang Ye ay mula sa Yahweh na pangalan ng Panginoong Diyos na Ama. Mabasa sa Exodus Kapitulo 3, Bisyo 14, Usua nagliligtas. Siya ang pangalawang persona, siya ang kordero ng Diyos, siya ang nag-alay sa atin ng buhay na ganap at ikasi siya sa pamagitan ng papakasakit sa krus. Kaya tinatawag na Nazareno sapagkat doon po siya lumaki sa Nazareth, Israel, kaya Nazareno. Nawa ang pangalan ng ating Poong Jesus Nazareno ay ating igalang at palakpakan natin ang ating Poong Jesus Nazareno na siya ang tunay na tagapagligtas natin. Ngayon po ang kusbas, mangyari po lamang itas bagya, magabay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inaigbos ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga alaming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pagitan ng binisyon nito na may mahalan ng pangako ng saminyag na ikaw, naibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pray natin ating Pong Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nila